kita nyo ako. Mahirap din po kasi sa ano pangalan mo? Gabriel ko. I'm the head of the Special Operations MMA. Oh, sige po. Ano pangalan nyo rin? Ayun po. Sige. Ano po ano? Hindi po kayo kinuha. Sige lang. Boss, it's a simple traffic violation. Ang dami nyo pang idadamay. I've been explaining it to you, di ba? Kaya tikitan nyo na po. Oo, di ba? Kasi wala pong away. Tikitan nyo na po ako. Kanina nakikipagtalo ka. Ngayon, ayaw mo na makikipagtalo. Sir, hindi ako nakikipagtalo. Keep it. Itong may-ari ng kotse na ito, sinasabi niyang pamangkin daw siya ni kapitan or ng barangay chairman at nakikiusap na kung pwedeng ibaba. Galing nga po kami sa inspection dyan. Nagano po kami. Pag nag-inspection, di ba pwede naka-helmet? May nagmumotor ka. Wala po. Sabay. Nakapigil. Kasi hindi mo na mobile na pulis. Bakit na mobile na pulis? Morning, sir. Morning. Sir, Jay, may kukunin ba dyan sa kabila? So, matitikitan lang lahat ito at walang mahahatak. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay September 11, 2024 at sa oras na 9:25 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa may kahabaan ng Makapagal Boulevard sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Itong kahabaan ng Makapagal Boulevard na kung saan tayo ay sakop ng Pasay. Ang activities ngayon ng clearing operation under ng SOG Strike Force, bukod sa mga mabuhay lane, papasadaan ngayong araw ang Buendia Avenue at sakop ng Pasay. Ganun na rin ang Makati. At isa pa, sa araw na ito ay bibigyan naman ng tugon ang isang reklamo or complaint dito rin sa lungsod ng Pasay. Nandito tayo ngayon sa may kahaban ng Hilpuyat or Buendia at sakop ng Pasay City. Ayan ang Rojas Boulevard. Ito naman yung papunta ng Makati. Ngayon, biniverify yung dokumento, baka out of line. Malamang out of line nga dahil nagbababa na yung mga pasahero dito. Mindel Plaza, Noton, Paranaque. Dapat Noton po. So, ibig sabihin out of line. Apo. Ang problema po ng driver nyo, mali po ng driver. Umanap kayo ng mag-i-rescue sa mga pasahero nyo.
dapat sila po ng ano, kasi nagbayad pa kami. Pwede naman kayo sumakay, hindi ko naman i-impound eh. Technical impound, babakasan ko ng plaka. Pinababa ko kami lahat. Okay, pwede pa kayo. Oo. Pero pwede ba kayo pinababa? So, ganito yung mga kabayan. Pagkahalimbawang na sita, na auto blind, pag may mga pasahero, so, ang tawag doon, technical impounding. So, babaklasan ang plaka. Ganon din ang multa, maski na technical impounding na tatanggalin yung plaka, eh, 5,000 na multa sa operator, 1,000 sa driver. So, ito, kala ng driver, dadalhin yung or impound yung bus lang, kaya pinababa yung mga pasahero. Ulitin ko, pagka technical impounding, pwedeng ihatid ng bus ang mga pasahero dahil babaklasin lang yung plaka ng bus. Binabaklas na yung plaka. Pagka ganyang technical impounding, after matikitan, hindi yan dadalhin sa impounding area. Tutupusin niya sa main office ng MMDA, yung kanilang plaka. Meron din dito sa unahang nasita, dahil nagbababa or namimig up ng mga pasahero sa kabila ng malaking sign na yan. At napag-alaman natin na itong bus na ito ay isa ring out of line. Kaya babaklasin din ang plaka nito. Dahil may mga pasahero na kailangang ihatid sa kailang mga tamang destinasyon. O ayan, binabakas na rin. So ayan, nakalimutan ko nga palang sabihin kanina, pagka ganitong technical impounding, masususpindi ang lisensya ng driver ng isang linggo. Sa mga city bus, wala rin babaan at sakayan dito. Doon yun sa may after ng Taft Avenue, sa may lampas ng footbridge na feature ko na yun noong nakaraang video. Pero dito sa mga provincial buses, point to point ang tawag dyan. So ibig sabihin, hindi sila pwedeng mamikap dito or magbaba ng pasahero bakos doon sila sa terminal mismo. From PITX, kung saan man ang destinasyon ng kailang mga pasahero. Diyan tayo galing sa kabila, nag-U-turn at papasok dito. FB Harrison yata ito. Ito, nasa FB Harrison na tayo. Mami, mami, huwag na mainit ang ulo ha. Naiwan tayo ng mobil. Kaya andito tayo sa tow truck. From FB Harrison, kumanan dito sa kaba ng Kotangko. At ito yung kinocomplain. Ito na yung mga kinocomplain. Dami motorsiklo dito. Hindi natin kasama yung school. Thank you.
Ano? Ano ba to? Ito yung holding area po na. Oo, ang problema natin. Sige, yung holding area. Baka kung pwede natin mapag-usapan. Oo, okay. Eh, may reklamo kayo dito. Okay, sabi mo pa ko. Ano ba ito, barangay? Sabay yung pwede nyo. Ano na lang yan? Baka naman pwede natin mapag-usapan na gawan nyo ng paraan na may silong holding area nyo pero hindi nakaka-usap ng kalsada man lang. Tawag lang ako ng maasa. Bigyan ko kayo ng ano? Itong linggo ha? Para maayos to. Babalikan ko to next week. Hindi natin kasama ang SCOG ngayon dahil laghati ang team. Ang isa nasa Commonwealth Avenue at sakop ng Quezon City. Doon nga napasama ang SCOG. Ngayon, andito naman tayo sa lugar ng Pasay. Natikitan din itong isang truck na ito dahil nagdi-discarga raw dito sa construction. Magkagayto kalalaking mga truck, walang pinagkaiba ito sa mixer na dapat bumubuo sila or nagpo-pour ng concrete cement during gabi o madaling araw para iwas traffic. Nahatak na yung kotse dito. Whatsoever, daanan nyo. Pagsabihan nung alisin na yan. Sulta sa warning. Pag binalikan natin to, meron pa yan. Kukumpis kayo natin lahat yan. Ha? Walang nahatak na motor dito kanina. Lahat may mga driver. Kaya namin nakaharang sa bangketa, kukumpis kayo ito ha. Diyan po tayo pag-uusapan dyan. Warning na po to. Tol! Diyan mo kami na tol. Ang oras ngayon ay 10:30 ng umaga. After ng gutam ko, binabaybay ulit ng team itong kaba ng Hilpuyat at ang direction natin ay going north. Ayan na yung Tough Avenue. Yung iba namang team, nauna na dyan sa kabila pagtawid lang itong Tough Avenue. At pinagtitikitan na naman yung mga nag-waiting dyan o namimigap ng mga pasayro. Bawal din dito magbaba at magsakay ng pasayro ha. Sa kabila ng maraming mga pasayro dito ng gabang. Napakita ko na ito nung nakarang video natin, yung tamang sakayan. Babaan, yun, yung ginagawa ng jeep na yun. Nasa tapat doon, yun ang loading and unloading zone. Matitikita nito mga motor sa ilalim ng footbridge. After ng Buendia, nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Chino Roses at sakop tayo ng Makati, palabas tayo ng Tagig. Nasa part pa tayo ng Makati. Ano problema? Yan ang mga nagkukos ng traffic, yung mga iniiwan lang dito sa kahabaan ng kalsada. May driver? Meron. Pwede ba driver? At nagpapaalam ako sa kanya na may mga MMTA dahil umaandar ako kanina. Alam ka na mga iwanan ko yung sakin na umaandar para pumunta rin, sir. Naiintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Sir, naiintindihan mo rin ba ako na nakapark ka talaga kanina kahit bumaba ka or not?
ito nga, ginilid ko. Nagpaalam pa nga ako dyan sa isa. Sir, Ner, paalam ako dyan. Sige po. Sir, kung, nasabi ko magpapaalam kung fiscal ako. Po sinasabi niyo ang wife niyo, lalo kayo mga kompromiso. Thank you. Okay, kita niyo ako. Mahirap din po kasi sa ano pangalan mo? Gabriel ko. I'm the head of the Special Operations MMDA. Oh, sige po. Ano pangalan niyo rin? Ayun po. Sige, ano pangalan mo? Hindi po kayo kinuha. Sige, ano pa boss, it's a simple traffic violation. Ang dami niyo pang idadamay. I've been explaining it to you, di ba? Kaya tikitan niyo na po. Oo, di ba? Sir, wala pong away. Tikitan niyo na po ako. Kanina nakikipagtalo ka, ngayon. Ayaw mo na makipagtalo. Sir, hindi ako nakikipagtalo. Ipinapaliwanag ko kung bakit ako napark. Yun nga, that's why I'm explaining to you, nakapark ka illegally pa rin, whether nagpaalam ka or not, you are obstructing the sidewalk. The sidewalk is meant for the pedestrian. Now tell me, what is the reason para pagbigyan ka ta? You tell me a valid reason. Ipinarking ko po at magpapaalam ako sa kanila para makapasok ako at hindi ako mag-obstruct dito. Okay, nagpaalam ka, pero you're still nakaharang, di ba? Dumating na po ako kanina, nakita ko na yung sasakyan nyo eh. Nandun pa lang po ako, niradyohan ko na, yung Everest. O, saan po nakaharap? Andito. Ay, hindi, hindi. Nakaputang kita. Hindi po, sir. Nakaharap po ako doon. Ayan, ayun po yung media. Maganda nakikita nila. Oh, maganda po yan. Diba? Oh, sir, nung dumaan kayo. I mean, ito nga ang tanong ko sa'yo. Are you obstructing the sidewalk? Yes. Are you obstructing the road? Yes, sir. Okay, so is that a violation or not? Violation. Okay. Pero... sa oras na 11:30, nandito tayo ngayon sa may Andrews Avenue at sakop ulit ng Pasay City. At muling papasadaan ito, yung kaba ng Andrew, hindi lang natin alam kung didiretso ng Quirino or didiretso na o kakanan ng tramo. Ayan ang Newport at nasa tapat lang tayo ng Airport Terminal 3. Natakpan na yung silence dito. So, kung barangay ka, di ba saan sumunod ka? Hindi po, galing ka sa ano. Pero kung nalisenso mo, wala kang helmet. Buha mo kayo, nag-eagle ka eh. Patay mo, patay mo. Di ba dapat masumunod pa kayo? Galing nga po kami sa inspection dyan. Nagano po kami. Pag nag-inspection, di ba pwede naka-helmet? Eh, nagmumotor ka. Wala po. Sabay. Nakapigil. Kasi di ba na mobile na pulis? Inspection ka, eh pwede ka naman mag-helmet. Kaya nga nakikiusap po sa inyo. Kaya sinasabi ko, galing po kami sa, ano, sa pag-duty po. Eh, dyan lang ako dapat dadali. Traffic nga po lang ako. Pakikipag tayo na at iinapagalan na dito. Barangay official, Lasita, walang helmet. Pag pinahinto ka, may respeto. Kung anong respeto binibigay sa inyo, ito yung respeto ibigay niya sa amin. May lisensya naman kaya hindi na impound yung motor. Itong may-ari ng kotse na ito sinasabi niyang pamangkin daw siya ni kapitan o ng barangay chairman at nakikiusap na kung pwedeng ibaba. Pero katulad niyan, pagka nasampa na, hindi na pwedeng ibaba yan. So, sinabihan na lang na sumama siya sa impounding area para mabayaran ng multa at matubos na niya ang kanyang sasakyan. Doon tayo galing sa may isang hinata. Ayan pala, barangay 183. At may nahatak din isang kotse dito. Malapit lang ito sa police station. Ayan yung police station. May nahatak ni Pakita Sarap? Dire-diretso lang tayo dito sa kahaba ng Andrews. Papunta tayo doon sa may mga kumatatandaan niyo, yung merong tricycle terminal. Maayos na, hindi na naharang yung sidewalk. Oh, ayan, malinis. Hello! Ganda. Bye! Ano yung
Makalan tayo ng tramo. Nasa kaba na tayo ng tramo sa oras na 11:55 ng umaga or ng tanghali. Ang labas ito, EDSA. Hatakin na itong bus. Talaga sa sidewalk nakaparada. Unyo, sa unahan, unyo! Yo, tignan nyo, pagka saan nga naman dadampa yung mga tao pagka may nakahamba lang dyan? After ng tramo, sa oras na 12:20 ng hapon, nandito ngayon ang team sa may kaaba ng Mia Road at sakop ng Pasay. May hahatakin dito. Ayan, dito naman pala si Kuya, yung may-ari. So, matitikita na lang. Dito sa unahan, may inahatak. Meron. Ay, yung black siguro. Black person yan. Yung padiretso na yan, papunta ng Terminal 2. At yung pakanan, papunta ng Terminal 1. Sira pala ito. Ibig sabihin, stalled vehicle. Sa oras na 12:45 ng hapon, nandito tayo ngayon sa may kahaba ng Ninoy Aquino Avenue. Sa oras na 1:05 ng hapon, nandito pa rin tayo ngayon sa may kahaba ng Ninoy Aquino Avenue at going north na tayo. Okay, back to base na tayo.